will be honest with you guys. Tinanong ko sa vet kanina kung pwede ba ang birch tree na milk na pinapainom namin kay Kimchi, hindi ba masama yun? So sabi niya, welcome back sa aking channel. For today's vlog, syempre, about na naman kay Kimchi! For today's vlog, I'm gonna share with you guys kung paano ko pakainin si Kimchi! Si Kimchi na super smart, obedient, masunurin, takot sa akin kasi sobrang kulit nga minsan, pero wala naman akong magagawa. 4 months old pa lang siya, marunong na siyang mag-shake hands. Ivo-vlog ko yun kung paano ituro yung shake hands. So, ganun kay-smart si Kimchi. Disclaimer lang guys, I'm not professional. Gusto ko lang to i-share especially sa mga bagong fur mom dyan like me. Siyempre, it's up to you pa rin guys kung susundin niyo yung measurement ko and yung advice ko pagdating sa pagpapakain sa baby. Ang cute-cute niya, di ba? Oh, ang taba-taba niya. Feeling ko dun sa gatas na pinapainom namin. But before I proceed, kung bago lang po kayo sa aking channel, now please don't forget to subscribe dahil ang dami kong information na i-share sa inyo. And also, if you have question, just put a comment below and lahat yan sasagutin ko. Like now, yung fifth vaccine ni Kimchi kanina, kennel cough vaccine. So, amounting to 450 pesos lang, mas mura kaysa sa mga nakaraang vaccine ni Kimchi. After 7 days, pwede na kaming bumalik para sa another 8-in-1 vaccine na naman ni Kimchi. So, yun yung update ko lang. Si-update ko rin kayo ulit kung magkano ulit yung vaccine niya sa susunod na vlog ko. Siyempre, tinanong ko kanina kung saan binakunahan si Kimchi. Dito daw sa likod. So, sabi ko sa kasama ko, ingatan si Kimchi, banda dito sa likod dahil dito siya binakunahan. Nagigigil talaga ako sa kanya. Yun lang ano niya sa akin. Kawawa siya sa akin kasi nagigigil talaga ako sa kanya. Lalo na tingnan yung kamay niya. Oh, ka-cute. Sobrang cute ng paa niya pala. Oh. Ito yung vaccination certificate. Nandito lahat ng vaccine niya. Okay, let's start. Ang pinapakain lang namin sa kanya is every morning is beef pro. Ito yung takalan niya, which is half cup lang to, yan. Every morning, yung kalahati lang nito, which is 1/4, yun lang yung pinapakain namin sa kanya. And ito yung kainan niya. Tapos nilalagyan namin ng mainit na tubig, super mainit na tubig, binababad namin doon. Para to make sure, guys, na super malambot na malambot na malambot yung pagkain niya bago ipakain sa kanya. Siyempre, palalamigin nyo muna. You have to make sure na super malambot na yung food niya before ipakain sa kanya. If not, hindi siya matutunawan at possible na isuka niya lang yun. Yun lang yung morning niya. And then, paminsan, very rare lang pagka gusto ko lang siya laruin, tinitrick ko siya. Naglalaro kami, tapos binibigyan ko siya ng candy treat. Also, ito yung advice ko sa inyo. Huwag nyo sasobrahan yung food niya. Ang ipapakain nyo lang sa kanya is yung enough lang sa kanya. Because, for some reason, nung nakaraan, parang nagutom siya, tapos binigyan ulit namin siya ng pagkain. So, ang ginawa ko, yung 2 consecutive days yun, pinuno ko to. Every morning, pinupuno ko to, tapos yun yung pinapakain ko sa kanya. No, recently lang yun. Pero, I noticed, hindi niya kinakain halos lahat. Tapos, konti lang yung kinakain niya. Pagdating ng lunch, kakain ulit siya. Pero hindi niya nauubos, which is dapat ubos niya na kasi half cup na eh. Hindi niya nauubos pagka masyadong madami yung nakalagay sa plate niya. Because feeling ko, doon na pumapasok yung nakikita nila marami silang food, tapos nandiyan lang yung food nila, hindi sila kakain. Nawawala yung disiplina nila na dapat ubusin nila tong pagkain na to dahil may oras yung kain lang nila. Ganon. So ang ginawa ko, since 2 consecutive days nang ganon siya, which is parang nangyayari, konti lang yung nakakain niya buong araw. Bumalik ako sa dati, ginawa ko half-half lang. So yun nga, yun pa rin yung dapat sa kanya. Kalahati lang nito, which is 1/4 cup lang ang dapat kong ipakain sa kanya. Every morning and lunch and dinner, 1/4 lang nito. So kung minsan, sinasobrahan ko lang ng konti pero hindi ko na pinupuno. So yun lang yung pinapakain namin. So next naman is water. Hindi ko siya tinatanggalan ng water, ever. Kailangan niya ng water. Psst! Hello! Ang tip ko rin sa inyo guys, if you notice na malakas naman siya pero ayaw niyang kumain, laruin niyo siya. Kasi napansin ko yung kay Kimchi, pag nilalaro ko siya, maya-maya tatakbo na siya dun sa pagkain niya. Nakakain na siya pa konti-konti.
So yun, ibig sabihin, hindi lang talaga nagbo-burn pa yung kinain nila kanina. Hanggang sa nauubos niya na yung pagkain niya. Diba, sinamention ko na sa previous vlog ko na pag kumain siya ng morning, tapos wala siyang ginawa activity, pagdating ng lunch, hindi siya halos kakain. Next naman na pinapakain namin is powder na birch tree fortified. Well, actually, may napanood ako at nabasa namin noon na pwede naman ang birch tree sa aso. So, tinry namin. Pero nung unang araw na tinry namin yon, syempre, tinignan namin kung magdudumi ba siya or sasama ba yung chan niya. Kinabukasan, dumumi siya. Mukha namang hindi sumama yung chan niya. Kaya tinutuloy-tuloy pa rin namin yung gatas niyang birch tree. Feeling ko dun siya tumataba. Yun kasi yung gatas namin. So, gusto namin i-share sa kanya. I will be honest with you guys. Tinanong ko sa vet kanina kung pwede ba ang birch tree na milk na pinapainom namin kay Kimchi, hindi ba masama yun? So, sabi niya, hindi ba sumasama yun siya ni Kimchi? Sabi ko, yun po yung ginawa namin nung unang uminom siya nun. Tinignan namin kung sasama ba yun siya niya. Which is, fortunately, hindi naman sumama yun siya niya. So, sabi niya, hindi ko talaga nire-recommend ang mga gatas ng human. Pero kami, itutuloy-tuloy pa rin namin yung milk niya kasi hindi naman sumasama yung chan niya. Ang schedule ng milk niya is not every day, every 2 days. After nung 2 days, magmi-milk ulit siya, pero once lang yon. And yung gatas na nilalagay namin sa isang baso is less than half of spoon. May schedule para hindi siya nasasanay at mamimili ng pagkain. Also, tinry na namin siya pakainin ng carrots, squash, boiled squash. Okay, sa kanya yung gustong-gusto niya. Pag pinapakain pala namin siya ng gulay, hindi ko siya hinahaluan ng dog food. Para mapahinga lang siya sa dog food niya. So, next naman guys is, kung nakita niyo dun sa isang vlog ko yung Shih Tzu tricks, eto yon. Pinakain ko siya doon ng munch, pero sobrang bihila lang yon. Also, yung candy treat niya, 5 pesos lang yun sa vet. Pero kasi, ganito pala yun. The reason why mura siya, sabi ng vet, is yun yung mga maramihan nilang binibili na. Pero there was a time na naubusan sila ng ganun and nakapack na lang yung choice namin, which is mas mahal siya kesa sa Shopee. Also, kung yung mapupuntahan yung vet is yung katulad sa amin na merong mga nakagrapon-grapon lang na candy treat, better kasi yun yung mas mura. Also, eto, binilan ko si Kimchi sa Shopee. This one is 38 pesos lang isa. Yung nga lang naka-pouch and also 100 grams din naman siya. Ayan. Eto pala yung shop. I highly recommend the shop because mabilis yung delivery nila. I suggest guys, para hindi kayo masyadong gumastos sa delivery fee is mag-abang kayo ng 12 a.m. to 2 a.m. sa Shopee. Lagi silang merong voucher free delivery. Yung tatlong binili namin, beef flavor. Last but not the least is, binilan namin siya ng damit. Actually, siguro mga 2 to 3 months na to na-deliver. Ngayon ko lang siya bubuksan. This one is Princess. Ah, manipis lang. Pero okay lang din. Para hindi mainita si Kimchi. Pero sana lang kasya pa sa kanya. Ayan oh. Uy, suot natin Kimchi. Uy, kasya pa sa kanya. Ayan, nasuot niya na. Guys, ang ganda-ganda naman ng Kimchi. Kimchi, Kimchi. Sana, ayaw ka para makita nila. Very good. Kimchi! Are you a princess? Princess ka ba, Kimchi? Kimchi na bagong gupit. Kimchi! Ang ganda-ganda naman ng paa ni Kimchi, oh! Princess! That's all for today, guys! Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog. Bye!